Magandang hapon po sa inyong lahat mga kamatsa sa iba't ibang panig ng daigdig. Ngayon naman, balik naman tayo dito sa ating sinusubaybayan pang series, ang The Life and Games of Mikhail Tal. Tayo ay mag-aaral ng mga discarding atakador ni The Magician of Riga. Laro niya noong 1954, Riga. Game number 7 na po ito, no? Talon tayo mula sa game number 5 na last upload natin kasi mayroong isang game doon na iniskip natin na na-analyze ko na before. Hahanapin ko lang yon, idudugsong ko sa playlist nito. Ang kalaban niya dito ay si Grandmaster Yuri Averbakh at nabanggit ni Tal sa libro na noong araw hindi pa siya Grandmaster dyan, Candidate Master pa, medyo kinakabakabahan pa siya kasi si Yuri Averbakh kilala na yan noong araw. At bago tayo magsimula, sa mga gusto pong bumili ng chess sets, chess clocks, available na po ang link sa comment section below. Nakapin lang, click nyo lang para makapamili kayo. Okay, tingnan na kagad natin ang ginawa ni Tal. Nag-e4, e5 si Averbakh, knight f3, knight c6, at nag-knight c3, approaching 4 knights, tango, at nag-d4. Ayun. Dito kasi sa 4 knights, ang main line ay bishop b5. Pero dahil nag-d4, ito ay pascatch game na. Kinapture, knight d5. Talaga nga naman, no? Dito, normally, ang ginagawa, simpleng capturing lang yan, eh. Pero nag-knight d5 si Tal, ang aga namang pag-atake niyan. Knight b4. Ayan, teka muna, mga kamatsasa, liwanagin muna natin para mas klaro. Libre ang pawn sa e4. Bakit hindi kinagat ni Yuri Averbakh? Ang gagawin daw ay bishop d3. Tapos, pala isipan kagad eh, no? O ilagay natin halimbawa sa c5, magkakasling lang. O medyo tamang duda ako, baka mamaya may mga attacking check-check, no? Bishop e7 halimbawa, magurok e1, at kapag nagkasling, ayun, talo kagad. Merong kagad mga ganitong paparating na may bishop takes h7, mahuhulog sa Greek gift sacrifice. Talagang sital talaga mga preparations niya, no? Malalayo pero nakadisenyo sa palagi ang may sakripisyo at atake. Ayan, followed by queen h5, marami pang pasikot-sikot yan. Pero sa evaluation bar, delikading na ang black dyan. O, balik tayo ha mga kamatsas. Tinde, no? Kaya pala di kinapture yan. Knight b4 ang ginawa. Kumbaga pinapili siya ni Averbakh, ano kakainin mo? Knight ko sa f6 o knight ko sa b4? Kinapture lang ang pawn sa d4, wala sa pinagpilian. Kinapture ang pawn sa e4. Teka lang mga kamatsas ha. Simula pa lang, nabubuhol na ang isip ko. Knight f5. O, tingnan nyo nga naman. O. Kung ako lang ang titingin nito, ito ka-capturing ko eh. Sabay c3 eh, no? Kaso baka hatawa ng capture, mga gulo-gulo din eh. Knight f5 ang ginawa ni Tal. Aba, nakalabas ang dalawang yokabab, nakalabas din ang dalawang yokababs ng black. Kakaiba, no? Nag-c6. Ayan, inatake ang knight, kinapture na, bishop takes b4, at nag-c3, sinangga, queen f6. Teka muna, nawala sa libro mga kamatsas ha. Pasensya na po, konting preno lang. Ah, okay. 1990 ang ginawa, queen a5. Lumalabas yan na ang novelty. Double attack. May tumira noong 1990. Nanalo black. Tinira ni Grandmaster Lev Sakis. Ayun. Pero yung tira ni Tal, hindi pa na-i-record. Ni Yuri Averbakh pala, sorry. Hindi na-i-record to. Lagot kayo kay Averbakh. C3, hinarangan. At nag-queen f6. Ang sabi, malakas daw ang tira na yan. Nice counter attack. Kasi, ayun, kakapturin yung knight. Queen f3, dinipensahan ni Tal. Pero, alanganin daw yan. Ang accurate daw ay capturin na lang ng simple ang bishop. Queen takes knight, tapos mag-queen d4. Threat yung pawn, tapos mag-the knight f6. And bishop e3, ayan. Yan ang gusto ng strong computer engine. O, pero, sa panahon ni Tal, ang gusto niya, queen f3, dinipensahan niya ang knight, may threat pa sa knight e4. Ngayon, nag-knight takes c3. Ba, sumasabay sa kanya si Averbakh, mukhang hindi nire-respeto yung atake niya. Siya ina-atake, oh. O, teka muna ha, nag-a3. Pag umalis ang knight, kung saan, hindi pwede kasi kakapturin lang ang bishop ng simple, di ba? Nag-bishop a5, umatras.
at nag-bishop dito, ipinin yung knight. Kung aalis, kung saan, eh, kakapture ng bishop. O, oh, diba? Buhol-buhol. D5, ayan na. O, di tinarget na yung knight sa F5. Tapos, nag-knight G3, nakipaghamon ng queen to queen. Pero ayaw ni Averbach. Queen E6 check. Queen E3, sinangga ulit ng queen. D4. Mm-hmm. Kinapture na. Capture, pero lamang pa rin ang black, no? Slightly better. At nag-F3. Alanganin yung tira ni Talo. Kung kay Stockfish ang pagbabasihan, alanganin. Dapat daw tira dito, rook C1. Yan. Tapos, capture na yung knight. Para kung capture rin man, eh, at least kompleto, di ba? Pero dito, nag-F3 muna. O, kitang-kita, bad move, oh. Nag-castling queen side, king F2. Wala namang knight e4 check, kakapture rin lang. Depensado pa bishop eh, no? Bishop b6, nako, ayan na, ang tulis. Pero na-miss dito ni Averbach ang simpleng rook he8. Very powerful. Yan dapat na kapag kinapture yan, capture bishop e3 and magbibishop b3. Bishop b3, tapos pag nag-bishop e2, mag-c2. Ayan. Decisive advantage for black. Pero hindi nakita ni Averbach yan. Ang ginawa niya, bishop b6. Kinapture na, capture, obligadong ipangsangga. And kinapture na rin, takes, rook he8. Ayan, with tempo nga naman, knight to e4. Ba, hindi natakot si Tal na baka tumira ng f5, tapos ma-open yung king niya. Bishop d5 lang ang ginawa. Ayan, ipinin, threatening, mag-f5 na. G4, pinigilan yung paparating na F5, kinapture na, takes, at nag-rook D5. Yun nga lang. Yun nga lang mga kamatsyas. Teka muna, bigla akong nagulintang doon. Lamang ng isang pyesa si Tal. Lamang. Rook C1, G6, ha? Nasimplify ng ganun-ganun lang. Yun laing. F5, kinapture, capture, and rook hf1, pero ang daming pawns, no? Hindi pa rin pwede palang underestimate ito, daming pawns eh. Kinapture at nag-rook h5. Ayan, oh, handa si Averbach na pitasin ang pitasin ang kanyang mga pawns. Rook h1, ayun. Rook h4, ingat muna sa e4. Rook c4 at nag-king c7, kinapture na, sabayan. At tumik, bishop f3. Siyempre, mapipitas yung pawn pag umangat ang king. C5, ayan. So, dito lamang ng isang pyesa, pero mahirap pa rin kasi may chance na mag-connect yung passed pawns dyan eh. Magkaroon ng marcha ng passed pawns. Rook G1. Ah, pupunta ron para check capturing yung B7. B5, ayan. Check. King B6. Rook B7, check. King A6. At dito, nag-rook B8. Rook B8 muna. Rook takes pawn. O, bumagsak na naman. 3 pawns ang lamang dito ng black, no? O, isang pawn na lang ang puti. Pero, syempre, isang pyesa pa rin naman sa puti. Bishop E2. Kakainin na yung B5. At, chumek muna. King E4. Nag C4 dito. At nag A4. Yan. Ilag na. Syempre, kakapture rin. Pambasag na rin. At, dito, nakaka-pressure. Pag kinapture yung pawn, may capture. King A5, may check. Magkakaroon ng windmill, no? Check doon, mahahagipan tore. Nag-rook h4, check muna. At dito mga kamatsyas, pagka-check ni Averbach, ay, ang nakalagay dito, at this point, or a couple of seconds earlier, the arbiter ruled that black had overstepped the time limit. It was with great difficulty that my captain restrained my hand, which was about to pick up my king so as to place it on d5. Ah, okay, parang ititira yung king niya sa D5, no? Na-flag down dito si Yuri Averbach, mga kamatsyas. Oh, nakasurvive ng ganyang kalakas, pero yung pala, yung time nila, eh, noong araw, ang chess clock, eh, analog pa, eh, di ba? Yung nakabiti na yung ganun yung flag. O, ako, nadali ako dun, eh. Ang pagkakatingin ko talaga, medyo may sabit pa, eh, pero nung paghampas ng kalaban ko, pag! Flag down bigla, oh, nakakalog pa yung analog noong araw, eh, pagka
nilakasan ng hataw. Hindi kagaya ngayon, kitang-kita mo talaga digitally, exactly, kung ilang segundo ka na lang or ilan na lang ang oras mo, ganun din sa kalaban mo. Diba? Yan ang disadvantage ng analog noon. Kasi pag kami mga kalugsa na kaganong lawit na, may chance na ma-plug down. Pero dito, eh talagang sa hirap na dinanas ni Yuri Averbach sa mga binibitawang mabibigat na tira ni Tal, eh talagang kakain talaga ng oras eh. Wala naman sigurong kalaban ni Tal na hindi kumakain talaga ng oras eh. Sa mga estilong ganyan, ay kakain ka talaga. Iisipin mong mabuti eh. Okay, maraming salamat po mga kamatsyas. Muli po, sa mga gustong bumili ng chess sets, chess clocks na may pirma natin, pagpasensya nyo na yung pangit nating pirma ha. Gagawin po natin yan sa mga request nyo. Ang link na sa comment section below lang nakapin. At door to door, makakarating yan sa inyo. Just click the link, pili lang po kayo. Maraming salamat at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang Best Games, My Life and Games of Mikhail Tal. Maraming salamat po.